Good morning po sa mga kaibigan natin dyan sa Hito Kaalaman. Sipards pong muli ito. At ngayon ay handa na naman po tayo sa mga pagsagot sa mga katanungan na ipinadala po sa atin. Pero bago po ang lahat ng iyan ay ipakita ko muna sa inyo itong aking mga Pangasius fingerlings. Yan. Yan po yung aking mga Pangasius fingerlings. Mga nasa ilang daang peraso din po yan. At ngayon po ay pinalalaki ko po sila para sa susunod po ay may pag-aaralan po tayo na iba. So yung Pangasius fingerlings, pag-aaralan din po natin at ituturo ko din po sa inyo kung paano nga ba magpaanak, magparami ng Pangasius fingerlings. Yan, mahal din po yung karne po nito. Dahil lang alam ko po, ang karne nito doon sa mga mall ay umaabot ng mga 230, 250 pesos per kilo. So yung Pangasius, isa rin po ang tawag dyan ay cream dory. Yan. Yan po yung mga cream dory na tinatawag. Okay? So ngayon po ay magsasagot nga na naman po tayo ng mga katanungan. At may mga ilang tanong po tayong napili o may ilang tanong tayong sasagutin ngayon upang mabigyan ng kasagutan po ito. Okay? So para din po makatulong din po sa mga kasamahan po natin dyan sa pag-aalaga ng hito para po sa mga baguhan, kung baka ganito din po yung kanilang mga katanungan, ay maaaring ito na nga po yung sagot po sa inyong mga katanungan. Okay? So itong unang tanong nito ay galing po kay Sir Jared Noquera. At ang tanong ni Sir ay ito po, Sir, nag-try po maggawa ng fingerlings. Bakit po kaya namamatay yung fingerlings matapos po mapisa yung itlog? Okay? So si Sir po, si Sir Jared Noquera ay nagpaanak po ng hito at may mga napisa naman po sa kanyang mga pinaanak. At ito po yung tinatawag na fry. So ang tanong niya, bakit po kaya namatay yung mga fingerlings o yung mga fry matapos mapisa yung mga itlog? So Sir Jared, may mga ilang dahilan po tayo kung bakit namamatay agad yung ating mga bagong pisang fry. Okay, yung mga bagong pisang fry po natin. Una, so ito po yung mga dahilan. Una, maaring hindi pa matured. Opo. O bata pa yung breeder na ginamit ninyo. Maaari pong ganun ha. Maaring hindi pa fully matured yung katawan nila, hindi pa fully matured yung itlog nila sa tiyan. Kung bakit po nangyari yon? Kahit na magawa nyo po yung tamang proseso sa pagpapaanak, kung hindi pa ready talaga yung itlog ng breeder sa kaniyang tiyan. Kahit pa ang mga itlog ay mapisa, makalipas po yung 3 o 4 na araw, mamamatay din po agad ito. Okay? So, pangalawa po na dahilan, wala po sa kondisyon ang inyong mga breeder. Yan. Yan po yung pangalawa sa mga dahilan. Kaya maaring ang mga itlog sa tiyan po nito ay mga pangit o mga hindi magaganda yung quality. Okay? O maaring may sakit o may fungus ang breeder. Kaya maaring nahawa yung itlog sa kaniyang tiyan. Kaya napaka-importante po talaga nung pagkukondisyon muna ng mga breeder po natin. At ang iba, ang ginagawa bago magpaanak ng hito, ito sa mga iba po ito, ang ginagawa po nila, chine-check muna nila o kumukuha muna sila ng sample ng itlog dun sa tiyan ng inahing breeder bago po magpaanak. So yun po yung pangalawa, maaaring wala po sa kondisyon yung inyong mga breeder kung bakit namatay po yung mga fry na napisa. Pangatlo, maaaring polluted po yung water ng inyong hatching tank. Okay, paano po ito nangyari o paano nangyari yon na polluted yung water ng hatching tank? Yung mga egg po kasi, habang nasa stage po sila na malapit na silang mapisa or pwede ding oras na kung saan napipisa na siya, naglalabas po ito ng lansa. Okay? Kaya kung mapapansin nyo po na kapag sa oras
na napipisa na po yung egg ay lumalansa po yung tubig. Maamoy nyo din po yan, naamoy malansa kapag nag-i-start na po silang mapisa. At kapag hindi nakakalabas ang lansa ng tubig, yan po, tatandaan nyo ha, kapag hindi po nakakalabas itong lansa ng tubig, ay maaaring mapulyot ang tubig at maaaring makapatay sa mga prey sa inyong tank. Kaya sinasuggest ko po talaga na kapag magpapaana kayo ng hito, ay dapat naka-flowing talaga, naka-flowing yung tubig po ninyo o labas, pasok yung inyong tubig. Dapat naka-flowing po, lumalabas ng maayos yung tubig at wala pong nakaharang dito sa kanilang drainage o doon sa hatching tank upang hindi po mapulyot yung tubig. Opo, nai-stock po yung lansa ng tubig doon sa hatching tank habang napipisa po sila at hindi po nakakalabas yung lansa. Kaya napupulit yung tubig. Kaya pagdating po ng 3 o 4 na araw after nilang mapisa ay agad po silang mamatay. So yun po yung 3 dahilan kung bakit namatay po agad yung inyong mga prey na bagong pisa. Una, ulitin po natin. Una, maaaring hindi pa matured o bata pa yung breeder. Pangalawa, wala po sa kondisyon ng inyong mga breeder. At pangatlo, ay maaaring polluted po yung water. Okay? So, sana po, Sir Jared, ay nasagot ko po ang inyong katanungan at marami pong salamat po. Okay, next question po tayo. Ayan, pangalawang tanong na po natin. At ito po ay galing kay Sir Broken Wings TV. At ang tanong ni Sir ay, Boss, kung walang available na live food mula pagkapisa. Okay, mukhang ito, mabigat tong problema, Sir, itong tanong ni Sir. Dahil dapat kapag magpapaanak ka, dapat mga nakaready na yung mga gamit, lalo na yung pagkain ng mga prey. Okay? So, ulitin natin, Boss, kung walang available na live food mula pagkapisa, ano pwede alternative? At okay lang din po ba kung di live food ang ipakain? Yan, yung tanong ni Sir. So, si Sir, Broken Wings TV ay nagpaanak ng hito. At ngayon, nagtatanong si Sir kung walang available na live food mula pagkapisa, ay ano daw po ba yung alternative na pwedeng ipakain? Okay? So, Sir Broken Wings TV, yan. Okay, ang palagi po nating tatandaan kapag tayo po ay magpapaanak ng hito, dapat po, Sir, ay ihahanda po muna natin yung mga kagamitan at mga kailangan na pagkain ng mga isda po natin. Yan. At ang pinaka-basic po na kailangan o ang pinaka-basic at dapat na paghandaan po natin is yung makakain ng ating mga prey. Okay? So, dapat pagkapisa po nila ay dapat bago pa lang tayo magpaanak, dapat may mga nakaready na po tayo, lalo na po yung pagkain ng ating mga prey. At napaka-importante po nito na dapat palaging nakahanda yung mga pagkain agad. Okay? So, paano kung nasa ganito na nga tayong sitwasyon? Okay, nasa sitwasyon na tayo na napisa na o naging prey na yung ating mga pinaanak, tapos wala tayong maibigay na live food sa kanila. So, nagpaanak na tayo ng hito pero wala tayong nakaready na pagkain o wala tayong mabiling live food para po sa ating mga prey. So, ano po yung gagawin natin o ano yung ipapakain natin sa kanila o ano yung alternative na food para sa mga pinaanak nating prey? Okay? So, ito po. Una, maaari kayong magpakain ng dilaw ng itlog. Okay, tatandaan nyo pa, yung dilaw ng itlog lang. Ilalaga nyo po muna yung itlog. Tapos, kukunin nyo po yung egg yolk o yung kulay dilaw at tunawin sa tubig. Maaari nyo pong haluan ng 1 kutsarang powdered milk at isaboy ng paunti-unti sa prey. Okay? So, pangalawa,
maaari kayong magpakain ng dinikdik o dinurog na laman ng isda. Alisin lang yung mga tinik sa katawan ng isda, tapos dudurugin pinong-pino at siyang ipapakain sa mga prey. Okay, so wag lang po nating lalabisan ang pagpapakain o pagbibigay ng ganito upang hindi po mapulyot yung tubig. Pangatlo, maaari kayong magpakain ng pinakuluang atay ng manok. Pinakuluang atay ng manok. Durugin lang hanggang sa maging pino upang magkasya sa bibig nila. Okay, so ito po yung tatlong alternative na food na pwede nating maibigay sa mga prey po natin, na matataas din po yung protina na siyang makakatulong sa mga prey upang bumilis ang paglaki po nila. Okay, so mag-iingat lang po tayo sa pagpapakain ng mga ito, lalo na po yung pangalawa, lalo na po yung dinikdik o dinurog na laman ng isda, dahil baka mapulyot naman po yung inyong pan kapag nagpasobra kayo o napasobra ang pagbibigay ng pagkain sa kanila. Kung prepared nyo naman na talagang live foods lang ang ipapakain nyo at safe na maipakain sa prey, pwede po yung Artemia. Okay, napaka-safe po ng Artemia na maipakain sa ating mga prey, at sigurado na walang sakit na makukuha dito yung inyong mga prey, at siguradong matitibay yung inyong mga prey habang nalaki. So yung Artemia po ay available po sa akin. Ito po yung Artemia, available po sa akin yan, at binibenta ko po yan. May binibenta po ang Artemia. Kung gusto nyo pong mag-order ay pwede po kayong tumawag or mag-text dito po sa number na nasa screen po natin. Okay? So maraming salamat po, Sir Broken Wings TV, sa inyong katanungan, at sana po ay nasagot ko po ito. Okay? Nakakadalawang tanong na po tayong nasasagot, at sana po itong mga kasagutan po natin ay, ito po ay basic lang po, ito po yung mga basic na kasagutan lang po mula po sa aking kaunting nalalaman, at gusto ko lang pong i-share sa inyo, at sana po ay may naitutulong po ito pong aking mga naisasagot kahit papaano sa inyo po, at sana po ay may naiintindihan po tayo sa ating mga naririnig na kasagutan. Yun, mga basic lang naman po ito mula po sa aking kaunting kaalaman na gusto ko lang pong i-share sa inyo. Ayun nga po, at salamat po dahil na may mga nagpapadala po sa atin ng katanungan, at yun, kahit papaano ay nasasagot po natin. Okay, so pangatlong katanungan na po tayo, at ito po ay mula kay Sir Elvin J. Estrella. Yan, ang tanong sir ay, sir, magtatanong po, mga ilang oras po na hindi pakakainin bago po mag-sizing ang alaga na fingerlings na hito, at ilang oras din po kapag pwede na po siya pakainin pagkatapos po mag-sizing. Salamat po ng marami sa inyo video, at marami po kami natututunan na pwede namin gawin bilang magandang pag-aalaga ng hito fingerlings. Yan. Maraming salamat din po, Sir Elvin J. Estrella. Yan. Sabi ko nga po, sana po ay nakakatulong po itong aking mga video, itong aking mga pagsagot ng katanungan sa inyo po, lalo na po sa inyong pag-aalaga o pagbibusiness ng hito. Okay, so ang tanong ni Sir, ilang oras daw tayo magpapakain o hindi muna magpapakain bago mag-sizing dito sa ating mga alagang fingerlings, at ilang oras din po pagkatapos nating mag-sizing. Okay? So ito po yung pinaka-importante na dapat nating tandaan, sir. Huwag po kayong gagawa ng anumang activity o any activity kapag bagong kain ang mga fingerlings po natin. Kagaya ng pagpapalit ng tubig o itong ang sinasabi ni sir na pagsasizing, kahit anong activity o any activity o anumang gagawin nyo ay huwag nyo pong gagawin pagka bago silang pagkain o bago silang kain. Kasi ito po based on my experience, yan ang mga itinuturo ko po sa inyo ay based, palaging naka-base sa aking experience. Palaging nakabase sa aking experience.
So based on my experience, mataas po yung mortality. O madami po ang namamatay kapag may ginagawa akong activity sa aking pan. O kapag busog po sila. O kapag bagong kain po yung mga fingerlings. So yun nga, ay base nga po ito sa aking experience na marami po talagang namamatay sa mga ito kapag bago po silang kain. Ngayon, upang maiwasan nyo, o upang maiwasan po natin yung pagkamatay ng inyong mga fingernails, kapag nagsasizing kayo, ay huwag muna po kayong magpapakain ng 8 hours o hanggang 12 hours upang makatiyak po tayo na walang laman yung tiyan o walang kain yung ating mga fingernails. Parang tayo po, di ba? Tayo mga tao. Parang kapag bagong kain tayo o kapag busog po tayo, tayo ay parang, di ba, parang hirap po tayong gumalaw. O kapag nagtatrabaho naman po tayo, o kapag nagtrabaho naman po tayo na bagong kain po tayo, di ba, parang sumasakit po yung ating mga tiyan. So ganun din po sila. Kaya sa iba, mapapansin nila, namamatayan po sila ng isda palagi kapag every after na magpapalit sila ng tubig o magsasizing sila. At ito nga po yung isa sa dahilan kung bakit po namamatay po yung mga fingerlings. Kapag nagpapalit ng tubig, yun nga, ay may mga activity po kayong ginagawa kapag bago silang kain. So dapat wala pong kain. Yan, kagaya ng sabi ko, 8 hours to 12 hours. Dapat huwag nyo silang pakakainin bago kayo magsizing o bago kayo magpalit ng tubig para hindi po nai-stress yung ating mga isda. Okay? So, yun po. At salamat po, Sir Elvin J. Estrella. At sana po ay nakatulong po itong aking sagot po sa inyong mga katanungan. So, salamat po. Yan. At next question po tayo. Ito, last question na po natin. At nakakatatlo na po tayo na nasasagutan ng mga katanungan. Yan. Itong last question po natin ay mula kay Sir Marso Mayo. At ang tanong ni Sir ay ito po, paano po maiiwasan yung crackhead po, Sir? Salamat po. Salamat sa sagot po. Okay? So, sa mga hindi po nakakaalam, ang crackhead disease po ay isang napaka-delikadong sakit ng hito. Opo, napaka-delikado po nito. Maaring 50% to 80% ang maubos po sa inyong mga alaga. O kung hindi po maaagapan, ay maaaring maubos po lahat ang inyong mga isda. So, ano nga ba yung crackhead disease? O, at saan nga ba ito nakukuha ng mga hito? At ano nga ba yung maaaring solusyon dito? O, upang maiwasan po ito. Sa mga hindi pa po alam kung ano yung itsura, kung ano po yung itsura ng crackhead disease o yung anong itsura ng hito kapag tinamaan po nitong crackhead disease, ay ito po yung itsura niya. Yan, titigan nyo pong mabuti. Yan, mapula po yung parte ng kanyang ulo sa ulunan po niya at unti-unting nanghihina at palagi pong nasa ibabaw lang ng tubig. So, yan po yung mga senyales na may crackhead disease po yung inyong mga hito. So, yan po, titigan nyo po. Oh. Baka ganyan na rin po yung inyong mga hito. Okay? So, ano nga ba ang dahilan nito? At paano nga ba ito maiiwasan? So, una po, pollution sa tubig ang maaari pong dahilan. Sa labis na pagpapakain natin, maaaring hindi nila nauubos yung mga pagkain na binibigay natin sa kanila at nagiging sanhi ito upang magkaroon ng pollution sa tubig at upang kapitan sila ng mga mikrobyo, bakterya, fungus sa kanilang katawan. Pangalawa po, ito po yung pangalawa, imbalanced diet. Okay? So kapag kapag pakain lang tayo ng pakain o hagis lang po tayo ng hagis ng pakain sa kanila,
at hindi nyo na naiisip kung tama na ba ang ibinibigay nyong pagkain sa kanila. Maari po itong magdulot ng imbalanced diet sa kanila. Yung labis na protina kasi, ang sanhi nito. Opo, labis po na pagpapakain ng maprotina na pagkain po sa kanila, o yung mataas na protina gaya po ng bituka ng isda o bituka ng manok, o yung mga trash fish na tinatawag, o yung mga karneng reject na galing sa planta. Opo, may mga nagpapakain po niyan, mga karne, yung mga hotdog, yung mga patty, burger patty na mula sa reject, mula sa mga planta na na-reject na. So may mga nagbebenta po niyan, mga nagpapakain po niyan. So yun po, ang nangyayari po kasi sa kanila, kapag labis ang pagpapakain at pagbibigay sa kanila ng mayaman sa protina na pagkain, bumibilis po kasi yung paglaki po nila, o napapabilis ang paglaki ng kanilang katawan, at hindi po kinakaya ito ng katawan nila yung bigla ang pagbabago. So bigla ang paglaki ng ulo o ng skull niya, kaya ito mahina at nagkakrak po. So nabibiyak po yung bungo niya, yung bungo ng mga hito kapag tinamaan po ng sakit na ito. So isa po yung imbalance na diet o imbalance na nutrition sa pagkain po nila, ang pinakarason kung bakit po ito nangyayari. O, hagis kayo ng hagis, ng mga bituka ng isda, ng mga bituka ng manok. So hindi nyo na nababantayan yung nutrition ng katawan po nila. So bumibilis po yung paglaki po ng katawan nila, at ganun din po yung kanilang bungo o yung kanilang skull sa ulo. So nagkakaroon po ng pagbilis, paglaki bigla. So kaya po nagkakrak yung kanilang ulo. At kung mapansin nyo po, kagaya ng picture kanina, mapula po yung ulo. So kapag napapansin nyo po yun, para maiwasan po ito, ay tamang dami lang ng pagkain ang ibibigay dapat sa kanila. Huwag naman yung palaging karne ng isda, bituka ng manok yung ibigay nyo sa kanila. Magpakain din po kayo ng mga commercial feeds sa mga ito. So gawin yung alternate yung pagpapakain. Halimbawa, ngayon magpapakain kayo ng commercial feeds, bukas bituka ng isda o karne. So ganun po yung gawin ninyo, o pwede pong ganun. At kung tinamaan na po ng crackhead, o talagang hindi na naiwasan na nagkaroon na ng crackhead disease ang inyong mga isda, at tumaas na yung mortality, o may nakikita na kayo ng mga namamatay, ang dapat na gawin lang ay ganito po. Tatandaan niyo po, huwag po kayong magpapakain sa kanila ng 5 to 7 days. Yan. Hindi po namamatay yung hito kahit hindi niyo pakainin ng 5 to 7 days. Kahit po hindi niyo pakainin yan ng isang buwan, hindi po mamamatay yan. Okay? So 5 to 7 days, huwag po kayong magbibigay ng pagkain o kahit anumang pagkain po sa kanila. At mag-water change po kayo, o magpalit po kayo ng tubig every other day. Okay? Tapos after nyo ma-water change, lalagyan nyo po ng asin ang pan. So yun lang po yung mga dapat na gawin. At huwag kayong matataranta kapag tinamaan na po ng crackhead disease, o may mga namamatay-matay na po sa inyong mga alagang isda. Yan. So kung nakalimutan nyo po ng mga dapat gawin, ay maaari nyo po kong tawagan dito sa aking number, yan, na nasa screen po. Tawagin nyo po ako dyan sa mga numerong yan, at yun, sasagutin ko po yung inyong mga katanungan at tutulungan ko po kayo sa inyong mga problema. Okay? So, sana po ay nakatulong po itong aking video. Sana po ay may naisagot po ako dito sa inyong katanungan, Sir Marso Mayo, ang pangalan ni Sir. Okay? So, salamat po, Sir Marso Mario, sa inyong katanungan. At ito na po yung ating last video, last question. So, yun po. Maraming salamat po sa lahat ng hanggang dito ay sumama po sa atin. Medyo mahaba na po itong ating video. At yan, kung nakakatulong po itong aking video,
Yan, kung naisasagot ko po o may naisasagot po ko sa inyong mga katanungan, please palike po at pa-subscribe po dito po sa aking YouTube channel. Yan. Tapos, eto po, sa mga gusto lamang naman po, sa mga gustong mag-suporta o mag-support po sa akin, ito po sa mga gusto lang naman po, hindi po sa pilitan. Pwede nyo po akong sendan through GCash. Any amount will do. Pwede po yon kung nakakatulong po itong aking mga video para po palagi po tayong may pang-support, para palagi po tayong may video na pang, may pang-load po tayo na maisesend po dito sa ating YouTube. Okay? So, ito po yung ating GCash number. Yan, any amount lang po. Kung ayan, nod lang po, ayan, subscribe na lang po para po makasupport. Yan, sa mga gusto lang naman po mag GCash po sa atin. Yan. Maraming salamat po sa ating lahat at ayun nga, palagi kong paulit-ulit na sinasabi ay sana po nakakatulong po itong ating mga video. So maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.